Mga kapatid, sa pananampalataya, sa ayaw at sa gusto natin, lahat po tayo ay mayroong schedule na nakalaan kay Malakal Maut, Angel of Death. Lahat po tayo na pinahiram ng buhay ay babawian ng buhay. Lahat po tayo mamamatay. Kanya-kanyang schedule. Bilang katibayan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Malapit-lapit na pakahulugan ang lahat ng kaluluwa. Lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Mayaman ka man o mahirap, bata o matanda, lalaki o babae, mananampalataya o hindi mananampalataya, lahat po tayo mayroong kanya-kanyang schedule kay Malakal Maut. Nanggaling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat po tayo ay magbabalik rin sa Kanya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, tayo ay nanggaling sa Allah at katotohanan, tayo ay magbabalik sa Kanya. At ang masakit nito, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi lamang tayo mamamatay, kundi lahat po tayo, maliban sa mga martir, lahat po tayo daranas ng sakratal maut, mahapdi na ligalig ng kamatayan. Yaong bago malagot ang iyong hininga, bago maghiwalay ang iyong katawan at kaluluwa, daranas ka muna ng mahapding ligalig, agonies of death, mahapdi na ligalig ng kamatayan, kung tawagin sakratal maut. At ito ang ayaw natin. Ayaw natin. Ngunit ito po ang totoo. Waja'at sakratul maut bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Malapit-lapit na pagkahulugan. At ang mahapdi na ligalig ng kamatayan ay darating sa katotohanan. Yan ang kung anong gusto ninyong iwasan. Allahu Akbar. Malapit-lapit na pagkahulugan. Maging ang mga martir, maging ang mga banal na Muslim, daranas ng mahapdi na ligalig ng kamatayan. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumanas ng sakratal maut. Tayo pa kaya? Bilang katibayan na dumanas siya, naiulat ni Aisha radiyallahu anha, tunay anya, nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam nang ang kamatayan ay dumating sa kanya. Mayroon siyang isang lalagyan na may lamang tubig, at inilulublub niya rito ang kanyang kamay at inihihilamos. Pagkatapos, sinasabi niya, O Allah, tulungan mo ako na malagpasan ang mga mahapdi na ligalig ng kamatayan. Allahu Akbar. Hadith Al-Hakim. Sa isa pang hadith, ito ang patunay kung kaya kinakailangan talaga bawat isa sa atin ay handa. Huwag mong katakutan ng kamatayan. Handa ka. Kung namumuhay ka sa la ilaha illallah, namumuhay ka sa Islam, namumuhay ka na masunurin, nagpapasakop sa Allah. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na puro paglabag sa kalooban ng Allah, takot na takot ka mamatay. Kasama ng kamatayan ang mahapdi na ligalig. Hilong-hilo ka, nahihilo ka, at nararanasan mo yung hapdi. Bilang katibayan, sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Walang Diyos
na dapat sambahin maliban sa Allah. Katotohanan, kasama ng kamatayan ang mahapdi ng mga ligalig. Allahu Akbar, subhanallah. Sahih al-Bukhari, authentic na hadith. Dalawa po ang klase ng ligalig ng kamatayan, sakarat al-maut. Dalawa, mahapdi na ligalig. Sabi natin kanina, ang hindi lang makakaranas ng mahapdi na ligalig ng kamatayan ay ang mga martir. Dahil ang kamatayan nila bigla. Ngunit tayo po ng mga ordinaryong nilalang, kung si Muhammad mismo sallallahu alayhi wasallam dumanas ng mahapdi na ligalig ng kamatayan, tayo pa kaya. Dalawang uri ng sakarat al-maut. Para sa mga Muslim na mahinta takotin sa Allah. Pangalawa, para sa mga Muslim na masuwayin sa Allah. Kasama rito ang mga musyrikun, mga kufar, mga munafikun. Allahu Akbar. Unahin natin yung Muslim na mabuti. Bakit pati siya daranas ng sakarat al-maut? Hindi ba pwedeng yung mga masasama na lang na Muslim, mga Muslim na masuwain sa Allah, mga Muslim na hindi nagsasambayang 5 times a day, mga Muslim na nagsasambayang lang ng Biyernes, hindi ba pwedeng sila na lang yung mga mabubuting Muslim exempted? Kapatid sa pananampalataya, dalawang uri ng sakarat al-maut. Una, para sa mabuting Muslim. Bakit pati siya daranas ng mahapdi na ligalig? Ang pagsasakarat al-maut ng isang mabuting Muslim, yan ang kahuli-hulihan na pagsubok na kanyang mararanasan sa ibabaw ng mundo. Ang kasunod niyan, hayahay, maaliwalas sa buhay sa libing, maaliwalas sa araw ng muling pagkabuhay, maaliwalas sa kabilang buhay, paraiso. So, ibig sabihin, ang iyong pagsasakarat al-maut, kapatid, yan ang final na pagsubok na kapag ikaw ay nakalagpas, pumasa, ang kasunod niyan, kukuni ni malakal maut ang kaluluwa mo ng mahinahon dahan-dahan. Allahu Akbar. Pangalawang uri ng sakarat al-maut, para sa mga Muslim na masuwain. Mga Muslim na mahilig gumawa ng mga kasalanan, mga Muslim na iniiwasan ang paggawa ng mga mabubuti na utos ng Allah, ang gustong-gustong gawin, anong ipinagbabawal ng Allah? Ang kaniyang pagsasakarat al-maut ay simula pa lamang, umpisa pa lamang ng mga nakapila, sunod-sunod na habdi na kaniyang mararanasan, umpisa sa libing, papunta sa araw ng muling pagkabuhay, hanggang sa impyernong apoy, sunod-sunod. Allah, ito ang isipin mo, kapatid. Ito ang pakaisipin mo. Bata ka pa lamang, dumaranas ka na ng mga pagsubok. Binatilyo ka, dalagita ka, mga pagsubok. At ikaw na masuwain na Muslim, sa halip na ang mga pagsubok na ibinibigay sa ng Allah ay maging dahilan para tumino ka, para maisip mong manumbalik sa landas ng Allah. Hindi. Lalo ka pang naliligaw, lalo ka pang gumagawa ng mga gawain na papalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdalaga ka, nagbinata ka, ganoon pa rin ang mga pagsubok. Ngunit lalo pa rin na ikaw ay gumagawa ng mga gawain na kapuot-puot sa paningin ng Allah. Nagkaasawa ka, nagkapamilya, nagkaanak, masuwayin ka pa rin. Puno ng pagsubok ang buhay mo. Masuwayin ka pa rin, lumalayo ka pa rin sa landas ng Allah. Naging adult ka, tumanda ka, nagkasakit ka, nakaratay ka sa banig. Dumating ang iyong sakarat al-maut. At ganoon pa rin, mahapdi pa rin ang buhay mo. Mula pagkabata, puro hapdi. Pagkatapos ng sakarat al-maut, tatanggalin ni malakal maut ang iyong kaluluwa. Mahapdi pa rin. Pagdating mo sa libingan, mahapdi pa rin. Pagdating mo sa araw ng muling pagkabuhay, mahapdi pa rin. Pagdating mo sa impyerno po, puro hapdi. Allahu Akbar. Gumising ka na, kapatid. Gumising ka na. Hindi na baling mahapdi ang buhay mo sa mundong ito. Maigsi lang. Sa kabilang buhay, forever and ever, walang katapusan. Hindi na baling mahapdi ang buhay mo 50 years, 60 years, 70, pinakamatagal na 100 years.
Ini na paling mahapdi tiisin mo. Huwag kang lumayo sa landas ng Allah. Ano mang pagsubok ng Allah, pumasa ka. Kaunti lang ang titiisin mo na panahon. Ang kasunod niyan, hayahay sa libing, hayahay sa araw ng muli pagkabuhay, hayahay sa paraiso. Allahu Akbar. Alam ba ninyo mga kapatid sa pananampalataya, sa kahuli-hulihan na mga sandali ng buhay mo ay magpapakita sa iyo si Satanas na isinumpa. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Magpapakita sa si Satan. Anong gagawin niya? Bakit siya magpapakita sa iyo? Makikita mo siya na hindi nakikita na nakapaligid sa iyo. Sa mga huling sandali mo. Ano ang gagawin niya? Bakit kailangan niya magpakita? Buong buhay mo, hindi mo pa nakikita si Satanas. Ngunit ang pinaka-mission ni Satanas ay papaano ka hatakin sa impyernong apoy na maging kasama niya. Lahat ng puwersa, lahat ng techniques, lahat ng metodolohiya ay gagawin niya palang sa gayon. Ikaw ay maakay niya sa impyernong apoy at sa kaduluduluhan ng buhay mo. Lahat ng puwersa, lahat ng kanyang husay at galing, gagamitin niya o nang sa gayon, maghiwalay ang iyong katawan at kaluluwa nang ikaw ay wala sa Islam. Anong gagawin niya? Siya ay magta-transform sa anyo ng pinakamamahal mo sa buhay na matagal ng patay. Halimbawa, nanay mo. Halimbawa, tatay mo. O sino mang mahal mo sa buhay. Anong ginagawa niya? Eto. Binubulungan kanya. Dito sa kabila mo, nakaupo si Ustads. Sabi ni Ustads sa iyo, kunyari pangalan mo Umar, o kaya Muhammad, o kaya Abdul. Umar, bigkasin mo. La ilaha illallah. Pinapabigkasin. Kasi nga turiti na ang utak mo eh. Nalilito ko eh. E na ibig sabihin ng sakarat al-maut, litong-lito ka. Mahapdi, naligalig. Mahapdi, litong-lito ka. So paano maalala ang pinaka-final na salita na dapat lumabas sa bibig mo upang ikaw ay maging matagumpay? Ang pinaka-last word na dapat mabigkas mo ay La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Binubulungan ka ni Stads. Sabi niya, Umar, bigkasin mo La ilaha illallah. Dito sa kaliwa mo nakaupo si Satanas. Saan yun ang nanay mo o kaya tatay mo? Sabi niya sa'yo, anak, mamatay ka na Hudyu. Ito ang tamang daan. O kaya, anak, mamatay ka na Kristiyano. Ito ang tamang daan. Kaya makikita mo yung mama, titingin sa kanan, uudyo ka ni Ustads, nabig kasi ng kalima, titingin sa kaliwa, inuudyo ka ni Satanas, na anak, mamatay ka na Hudyu, mamatay ka na Kristiyano, ito ang tamang landas. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, akala mo umiiling-iling yung mama, hindi po umiiling-iling, nalilito. At kapag ikaw hindi mo isinasabuhay ang La ilaha illallah, Allahu Akbar, paano kung mamatay ka mag-isa? Walang nakakalapit sa'yo, Ustad. Halimbawa nung panahon ng COVID, nasa ospital ka, hindi nga makalapit sa'yo, pati asawa mo, mahal mo sa buhay, wala makakalapit sa'yo. Sulong-sulo ka ni Satanas. Allahu Akbar. Sulong-sulo ka niya. Subhanallah. Kaya kinakailangan sa atin ng mga Muslim, nabubuhay ka na Muslim, ibig sabihin na nabubuhay ka na Muslim, nabubuhay ka na sumusunod, nagpapasakop, tumatalima sa kalooban ng Allah, para kung datnan ka man ng kamatayan, anumang oras, saan mang lugar, hindi mo siya makakalimutan. Mabibigkas mo pa rin ang La ilaha illallah. Mga kapatid sa pananampalataya, bakit ba kailangan mabigkas natin ito? Ito ang pinaka-final. Ito dapat ang pinaka-final na mabigkas mo. Bago malagot ang hininga mo, ang kahuli-hulihan na nagawa mo, nabigkas mo. Walang Diyos maliban sa Allah. Ito kasi ang kaligtasan mo. Paano yun bro, kung hindi ko mabigkas, pero nasa isip ko na walang Diyos maliban sa Allah. May mga tao, makikita mo, pinapabigkas ni Ustads. Umar, bigkasin mo, La ilaha illallah. Hindi niya mabigkas. Nakabukas ang kanyang bibig.
Ngunit ang dila niya nakalak. May mga ganun na nakalak ang dila, hindi makabigkas. Ngunit alam niya na walang Diyos maliban sa Allah. Ano, pasado ka o hindi ka pasado? Pasagutin natin ang hadith. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok sa paraiso, dakhala al-jannah. Pumasok sa paraiso. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan maintindihan natin na ito po ay itong binibigkas na kalima la ilaha illallah, kailangan tao sa puso. Halimbawa sa mga balikas lang, halimbawa nanay mo naghihingalo, saka mo sabihan, nay, bigkasin mo la ilaha illallah. Kahit na binigkas na nanay mo yan, hindi naman niya naiintindihan eh. Hindi siya naniniwala. Sa tingin mo, pasok sa paraiso? Kinakailangan kapag binigkas mo yan, totoo sa puso mo, tao sa puso mo, na walang Diyos maliban sa Allah. At kapag yan ay binigkas mo, kahuli-hulihan na nabigkas mo bago malagot ang hininga, na tao sa puso, na kaya mo binigkas upang makamit ang ikalulugod ng Allah, ligtas ka. Basa bilang katibayan. Sino man ang taos puso na mabigkas ang syahada, bisibihin, la ilaha illallah, hinahangad ang ikalulugod ng Allah bilang kanyang kahuli-hulihang gawa, ay papasok sa paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pakatandaan natin mabuti yung last moment na yan. Nakatabi mo si Satanas, pinabibigkas ni Umar ang kalima. Siya naman inuudyukan kanya, anak, mamatay kang Hudyo, ito ang tamang landas. Anak, mamatay kang Kristiyano, ito ang tamang landas. Sa kahuli-hulihang sandali, ang gusto ni Satanas, maghiwalay ang katawan mo at kaluluwa mo na wala ka sa Islam. Katibayan, basa. Katotohanan, si Satan ay pupunta sa isang tao sa oras ng kamatayan at sinasabihan niya ito, mamatay ka bilang isang Hudyo, mamatay ka bilang isang Kristiyano. Hadith at Tirmidhi at saka Hadith An-Nasa'i. Mga kapatid sa pananampalataya, ganito ka-importante sa atin. Ngayon na malakas pa lang tayo ay magbagong buhay. Ngayon na malakas pa lang tayo, manumbaling tayo sa landas ng Allah. Magtawba, magrepent. Ano man ang mga nagawa mong kasalanan, pagsisihan mo, hingin mo sa Allah ang kapatawaran bago dumating ang oras na hindi natatanggapin ang iyong pagtatawba. Mayroon pong oras na inabutan ka ng deadline. Ang habag ng Allah, walang limitasyon. Ang mercy ng Allah, walang limitasyon. Ngunit mayroon pong limitasyon ang tauba. Mayroong oras na hindi natatanggapin ang iyong tauba. Ano yung oras? Kapag ang iyong kaluluwa na lalabas na, nandirito na sa lalamunan mo. Kapag ang kaluluwa mo na lalabas, nandirito na sa lalamunan mo, hindi natatanggapin ng Allah ang iyong pagtatauba. Basa hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanggap ng Allah ang tauba ng alipin hanggat ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nakakarating sa kanyang lalamunan. Hadith at Tirmidhi, hadith al-Hakim, hadith Ibn Hibban. At sa oras na iyan, kapatid, nandirito ay ang kaluluwa mo, makikita mo ngayon ano ang inihanda mo sa sarili mo. Allahu Akbar. Nasa ibang dimension ka na sa mga sandaling yan. Nasa ibang dimension ka na. Iba nang nakikita mo. Napapaligiran ka ng mga mahal mo sa buhay. Hindi mo sila napapansin. Na makikita mo anong inihanda mo sa sarili mo. Paraiso ba? O impyerno? At sa oras na yan, na nakita mo na ang katotohanan, wala nang tatanggapin na tauba. Wala na rin tatanggapin na pagbabalik Islam, pagbabalik loob.
halimbawa yung nanay mo o tatay mo, sasabihin mo, Nay, mag-convert ka, Nay. At nakita na niya ang katotohanan, nandito na sa lalamunan niya ang kanyang kaluluwa, kahit na mag-convert pa yan, mag-Muslim pa yan, mag-Shahada pa yan, useless. Basa. Falam yaku yamfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Malapit-lapit na pakahulugan. Pagkatapos ang kanilang pananampalataya, magiging walang saysay sa kanila sa oras na makita nila ang aming kapahamakan. Allahu Akbar. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng warning. Kaya't mga kapatid sa pananampalataya, pagkatanda nating mabuti, humanda ka sa atin na mga Muslim, kaya na kailangan araw-araw, oras-oras, na iisip mo ang iyong kamatayan para paghandaan mo at anong paghahanda ang gagawin natin? Pamumuhay na pagsunod, pagpapasako, pagtalima sa kalooban ng Allah. Ngayon, ang tanong, paano ka mamamatay? Paano kukunin ni Malakal Maut ang kaliluwa mo? Allahu Akbar, paano? Dalawa ulit. Muslim na masunurin sa Allah at saka Muslim na masuwain sa Allah. Unahin natin ang mabuting Muslim. Pupwesto si Malakal Maut sa ulunan mo. At ang mga kasamahan ni Malakal Maut na mga malaika pupwesto roon sa banda roon na nakikita, natatanaw mo sila. Napapansin ninyo minsan, mayroong mamamatay na. Nakatingin sa malayo. Nakaganon. Minsan nagsasalita pa. Hayun sila o, susunduin nila ako. Nakikita niya, hindi nakikita ng nakapaligid sa kanya. Si Malakal Maut po pwesto sa kanyang ulunan. At ang kanyang mga kasamahan na malaika na babalot sa kaluluwa, mamaya paglabas ng kaluluwa, nandoon sila nakapwesto. Galing sila sa paraiso, dala-dala nila ang pambalot na pagkabangbang. Ibabalot sa mabuting Muslim. Muslim na masunurin sa Allah. Muslim na nagpapasakop sa Allah. Muslim na kahit ano pang pagsubok ang kanyang daratnan, hindi lumiliko ng landas. Kakausapin ka ni Malakal Maut. Hindi niya tatawagin ang pangalan mo. Sasabihin niya pa ganito. O mabuting kaluluwa. Yan ang address niya, kakausapin ka. O mabuting kaluluwa. Nandito siya sa ulunan mo, kinakausap ka. Ikaw naman, nakaganong ka. O mabuting kaluluwa, lumabas ka. Pinapalabas ka niya. Lumabas ka sa pagpapatawad at ikalulugod ng iyong Panginoon. Allahu Akbar. Ang ganda-ganda ng maririnig mo, o mabuting kaluluwa, lumabas ka rito sa pagpapatawad at ikalulugod ng iyong Panginoon. Hadith Abu Daud, Hadith Ibn Majah, Hadith Al-Hakim, Hadith An-Nasa'i. Allahu Akbar. At sumumpa mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga malaika na kukunin nila ng mahinahon dahan-dahan. Kanina po nagsasakarat al-maut ka, hihirap na hirap ka, mahilo-hilo ka, litong-lito ka, ang hapdi, ngunit nakapasaka. Final na pagsubok, ang iyong sakarat al-maut, final na pagsubok, at nakapasaka ang kasunod. Hayahay, kukunin ni Malakal Maut ang kaluluwa mo ng buong hinahon. Sabi ng Allah, وَالنَّاسِطَاتِ نَسْتَى. Sumpa man, sumusumpa siya sa mga malaika, sumpa man sa mga yaon na buong hinahon na inilalabas ang mga kaluluwa ng pinagpala. Allahu Akbar. Kanina po, hirap na hirap ka. Naghingalo ka. Kanina hirap na hirap ka. Sakarat al-maut, pumasa ka. Ang kasunod, lalabas ang kaluluwa mo ng buong hinahon na katulad ng tubig na lalabas sa bibig ng lalagyan tubig, at habang lumalabas ang kaluluwa mo, kasabay lahat ng malaika sa pagitan ng mga langit at ng lupa, lahat nagdudua, ipinagdudua kanila. Katibayan, basa. Ang kaluluwa ay lalabas sa katawan na tulad ng pagdaloy ng tubig mula sa bibig ng lalagyan tubig, at ang lahat ng mga malaika sa pagitan ng mga langit at ng lupa ay nananalangin, nagdudua sa Allah ng mga pagpapala para sa kanya. Allahu Akbar.
kukunin ng mga assistant ni Malakal Maut na malaika yung kaluluwa mo at babalutin sa tela na galing paraiso. Minsan magugulat po tayo. Pagkamatay ni Pulan, mayroong halimuyak na naaamoy natin na pagkabango-bango. Allahu Akbar, Subhanallah. Anong gawin nila? Sa kaluluwa, mamaya, balikan natin. Puntahan muna natin yung masamang Muslim. Muslim na masuwayin. Muslim na ayaw magsambayang. Muslim na ayaw magsala. Biyernes lang ang sambayang. Muslim na mahilig magmarites. Muslim na mahilig magboyfriend, girlfriend. Muslim na makasalanan. Paano? Ganoon din po, popuesto si Malakal Maut sa ulunan. At popuesto ang kanyang mga malaika na kasamaan sa harapan na nakikita niya. At kakausapin siya ni Malakal Maut. Paano? Sabi ni Malakal Maut, mabaho na kaluluwa, lumabas ka sa galit at puot ng iyong Panginoon. Allahu Akbar. Bilang karagdagan, nakatibayan, wannaziati gharqa, sumpa man sa mga yaong pumupunit ng marahas sa kaluluwa ng mga makasalanan. Allahu Akbar. Subhanallah. Nang marinig ng kaluluwa na pinalalabas siya ni Malakal Maut, halika rito, magkikita mo itong galit at puot ng Panginoon mo. Ayaw lumabas, papasok sa loob, magtatago. Ngunit sino ka para magtago, para kalabanin mo si Malakal Maut? Hahablutin ni Malakal Maut ang kaluluwa mo ng marahas. Nakatulad ng alambre, alambre na pinuluputan ng basang tela, at hablutin mo bigla, makikita mo punit-punit ang kanyang ugat sa kalooban. Makikita mo yung mama, ang laki-laki ng butas ng kanyang ilong, ang laki-laki ng butas ng kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata, ang kanyang kamay parang may inaabot, ang kanyang katawan pumapalagpag sa sahig o kasahigaan. Ibig sabihin, nangingisay. Makikita mo yung kanyang paa, kung paano nangingisay. Ibig sabihin, mayroong something na napakahapdi na nagaganap sa paghihiwalay ng kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa. At simula pa lamang yan ang hapdi, na mas higit na hapdi na naghihintay sa libing. Allahu Akbar, Subhanallah. Bilang katibayan, anong hadith? Si Angel of Death, Malakal Maut, buong dahas na hihilain niya ang kaluluwa. Nakatulad ng tela na basa na ibinulupot sa alambre. Pagkatapos hihilain ng bigla ng buong dahas, punit-punit ang kanyang mga ugat. Allahu Akbar, Subhanallah. At babalutin ng mga malaika ng itim na tela na galing sa impyerno ang kanyang kaluluwa na pagkabaho-baho. Allahu Akbar. Ano mangyayari? Balikan natin ng mabuting Muslim. Yung kanyang kaluluwa, iaakyat ng mga malaikat sa unang palapag ng langit at papapasukin. Pangalawang palapag, pangatlo, panglima, hanggang sa pampitong palapag, iaakyat para ikumpirma ang kanyang mga mabubuting gawa. Matapos maikumpirma, siya ay ibababa, ibabalik sa kanyang katawan. At anong mangyayari pag ibinalik sa kanyang katawan? Magigising siya. Mamaya, balikan natin. Puntaan natin ngayon si masamang Muslim. Matapos mailabas ang kanyang kaluluwa, babaluti ng mga malaika ng telang galing sa impyerno, iaakyat nila sa itaas. Lalong-lalo na po kapag ang namatay ay kafir o kaya musyrik, hindi makakaakyat sa itaas. Imposibleng makaakyat sa itaas. Maliban lamang kung ang kamilyo makapasok sa butas ng karayom. Bilang katibayan, na ang kafir, musyrik, hindi makakapasok sa paraiso, maliban na lamang kung ang kamilyo makapasok sa butas ng karayom.
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jabalu fi sammil khiyat. Malapit-lapit dalam kehulukan itu yang katibai ya. Lalu nak kepala nama teh kafir kayak musyrik walang pala nampalataya. Subhanallah. Kata Tuhanan, ang mga yaon na pinasinungalingan ng aming mga ayat at tinarato ang mga ito ng kahambugan para sa kanila, ang mga tarangkahan ng mga langit ay hindi magbubukas ni hindi sila makakapasok sa hardin ng paraiso hanggat ang kamilyo hindi nakakapasok sa butas ng karayom. Allahu Akbar. Subhanallah. So ano ang gagawin sa kanyang kaluluwa? Hindi makakapasok sa paraiso. Hindi makakapasok sa langit. Ibabalibag. Pabalik sa kanyang katawan. Nakabalik na ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Nabuhay ka uli. Balikan natin mabuting Muslim. Pagkagising niya, maririnig pa niya ang mga apak ng paa ng mga kaibigan niya, mga mahal sa buhay niya na naghatid sa kanya sa libing. Ngayon ay mga pauwi na. Allahu Akbar. Gaano mo man kamahal na mahal ang mga mahal mo sa buhay, lahat ng paraan ginagawa mo sa paglilingkod mo sa kanila. Pag namatay ka na, maniwala ka, iiwanan kanila mag-isa. Ang tanging kasama mo, bro, ang tanging kasama mo sa libing, ano ang mga nagawa mo nung nabubuhay ka pa? At magpapakita sa iyo ang isang magandang lalaki. Sasabihin niya sa iyo, huwag ka mabahala. Ako ang iyong mga good deeds. At ipapakita sa iyo ang impyernong apoy. Sasabihin sa iyo, ito sana ang kararatnan mo. Ngunit mababago ay ipapakita sa iyo ang paraiso at sasabihin sa iyo, ito ang naghihintay sa iyo. At mapapasigaw ka, sana dumating na ang araw ng paghukom para matikman mo na ang tamis ng paraiso. Ngunit maririnig mo ang boses na magsasabing, matulog ka at matutulog ka ng mahimbing. Ilang libong taon matutulog ka, magigising ka sa araw ng muling pagkabuhay. Balikan natin yung masamang Muslim. Babalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at magigising siya. Maririnig niya ang apa ng mga mahal niya sa buhay na naghatid sa kanya. Ngayon mag-uuwian na. At ang kanyang mga gawaing makasalanan, mga gawaing riba, mga gawaing zina, mga gawaing na anumang mga kasalanan na ginawa niya na hindi niya nahingi ang tawad ng Allah, magta-transform into pinakapangit-pangit na mama. At sasabihin ng mama, humanda ka ngayon. Ako ang mga gawain mong makasalanan noon. At ipapakita sa kanya ang kanyang kalalagyan sa impyerno ng apoy. At mapapasigaw siya, sana huwag na dumating ang araw ng paghukom. Ngunit papaluin siya ng bakal sa kanyang bumbunan. At siya mapapasigaw sa sobrang hapdi, walang makakarinig na tao o jin. Ang tanging makakarinig sa iyo, mga hayop, manok, kambing, ano bang mga hayop, hindi ka maririnig ng mga mahal mo sa buhay. At ang kastigo na iyan ay hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Tandaan mo kapatid, mula ng pagkabata ka, lumaki ka, naging binata ka, nagkapamilya, nagkaanak ka, puro hapdi, puro hapdi. Ikaw, hanggang sa iyong sakarat al-maut, hapdi. Hanggang sa libing, hapdi. Pagdating ng araw ng muling pagkabuhay, hapdi pa rin. Impirma po, hapdi pa rin. Allahu Akbar, gumising ka na. Magbago ka na. Maawa ka na sa sarili mo.